Hello, good morning guys, and welcome back to my YouTube channel. My name is Sherwin and I just want to share some knowledge and ideas on how to manage anxiety and panic attack. So today is August 14, 2024. As usual, meron ulit tayong free time para makapag-share ng mga panibagong ideas and knowledge on how to manage anxiety, panic disorder, depression, and yung mga personal experience ko, sinishare ko rin dito sa ating YouTube channel. And also yung mga katulad nating nakaka-experience ng anxiety, no? Na nakakausap ko. Okay? So sinishare ko rin sa YouTube channel natin yung mga experiences nila, kung ano yung mga nararamdaman nila and kung paano sila nakarecover sa anxiety disorder. So today, gusto kong i-share sa inyo yung experience nung isang follower natin dito sa YouTube channel, no? Bali, nakausap ko siya 5 days ago. And isa siyang teacher, no? Na babae. Nagtatrabaho siya sa province. Nakalimutan ko kung saan eh. Pero somewhere around Mindanao ata. I'm not sure. So anyway, hindi ko na i-share sa inyo kung ano yung pangalan niya, no? For privacy lang rin. So by the way guys, sabi niya sa akin, nag-start daw yung anxiety disorder niya way back January this year, no? During that time, nung kakapanganak niya lang, nakaranas daw siya ng iba't ibang uri ng mga sintomas ng anxiety disorder. Especially yung heart palpitation, tas nahihirapan siya huminga, no? Bali, nung nagbubuntis kasi siya, nagkaroon siya nung pre-eclampsia. So, anong nangyayari kasi kapag naka-experience ka nito. Ito yung biglang tumataas yung blood pressure mo. Para to sa mga buntis ha. So, totally na trauma daw siya nun. Nung na-diagnose siya nung OB-GYN niya na yan nga, nagmamanifest yung pre-eclampsia sa kanya. Kasi talagang sobrang taas daw nung blood pressure niya during nung pagbubuntis niya. And that time, kung ano-ano yung mga naiisip niya and kung ano-ano rin yung mga nararamdaman niya sa katawan. Kaya, na-develop yung fear niya. No? Na parang feeling niya atakihin siya sa puso, feeling niya may stroke siya dahil sobrang taas ng blood pressure niya. So ayun, pinaliwanagan ko siya. Actually kasi yung pre-eclampsia kasi manageable naman yan para sa mga nagpupuntis, no? Yung pre-eclampsia kasi actually ano yan eh, yung blood pressure kasi hindi kasi siya talaga sakit sa dugo, no? More likely ano siya eh, sakit siya sa ugat, sa mga blood vessels natin. Prone talaga yung mga nagbubuntis sa ganong situation, no? Bakit? Kasi kapag ka unti-unting lumalaki yung tiyan natin, syempre yung mga blood vessels natin sa upper extremities natin parang nagkakaroon ng pressure dahil sa unti-unting paglaki ng tiyan natin. Syempre yung unhealthy diet rin, no? Tsaka yung mga kung paano mo inaalagaan yung sarili mo, nakaka-epekto rin yan doon sa pagtaas ng blood pressure. So bali, na-control naman yung blood pressure niya kasi binigyan rin siya ng gamot nung doctor niya. Tapos nag-second opinion siya sa cardiologist niya. Ayan, binigyan siya ng gamot temporarily. Kaso ang problema, parang na-trauma siya kasi bata pa siya eh. Sabi niya sa akin, 28-year-old lang siya. Tapos binigyan siya ng hypertensive medication, no? Naiinumin niya. So ngayon, parang nagkaroon siya ng fear and na iniisip niya na ang bata ako pa, bakit umiinom na ako ng gantong gamot? Dati hindi naman ako high blood. Pero nung nagbuntis ako, ganto, ganyan, no? Tumaas daw yung blood pressure niya. So sabi ko sa kanya, merong specific period ba na ititake mo yung medicine para dun sa high blood pressure mo? So sabi niya sa akin, nakalagay lang naman dun is for about, yun nga, 10 months ata niya iti-take yun, or basta may specific period lang rin or months lang rin. I'm not sure, hindi ko masyado ma-recall eh. So sabi ko, hindi yan matatawag nating maintenance kung sabi naman ng doctor is temporarily, iti-take mo siya, okay? So binigay lang rin ng doctor sa iyan just to make sure na maging regular ulit yung blood pressure mo. So wala kang dapat ikatakot dun. At the same time, at the present moment situation, hindi ka na naman hypertensive, no? So ngayon kasi okay na yung blood pressure niya eh. Pero dahil dun sa trauma niya na yun, na na-experience niya during pagbubuntis niya, ang daming mga pumasok na negative sa isip niya, no? Kung ano na yung naisip niya na
bata pa lang ako, ganito na, high blood na ako, ganito ganyan, madalas ako mahilo, paano kapag ganito, ganyan, no? So, sabi ko, iwasan mo na yung thinking mo na yun. Okay? Kasi yung pagkakatastrophize doon sa past experience mo, nakakadagdag yan sa fear at the current situation. Okay? So, sabi ko nga sa inyo, yung anxiety kasi, ano yan? Nabibuild up yan over the time. No? Pwedeng bata ka pa lang, meron kang past traumatic experiences, ganyan. Or, madami eh, madaming reason eh, paano pwedeng ma-develop yung anxiety sa atin eh, no? Then, over the time, lumabas yon sa paanong paraan, which is ito yung sa mga sintomas nga, no? So anyway, clarify ko lang ha. Etong nakausap ko last time is diagnosed siya ng anxiety disorder. Okay? Nagpa-check up rin siya sa psychologist. Kasi ang sabi nung tawag dito, nung cardio doctor niya, normal na naman yung mga ano mo, laboratory test mo, yung blood chemistry mo. Walang dapat ikabahala, healthy ka. In short, wala kang sakit. So possible yung mga na-experience mong mga symptoms, pwedeng meron kang GAD, which is yung Generalized Anxiety Disorder, no? So, nirefer siya sa psychologist. Yun nga, ang problema, yung psychologist naman na pinag-consultan niya is, ayan, binigyan lang siya ng medication, in-assess lang siya, tapos hindi naman in-explain, no? Kung ano yung nangyayari sa kanya. So, ayan, dapat kalimutan mo yun. Kasi, yun nga, nabibuild up yung anxiety disorder dahil dun sa fear. And hindi tayo makamove on dun sa takot na yon. Na ayun niya, iniisip niya na pwede kasing atakin siya sa puso, pwedeng ma-stroke siya, no? So, hanggang ngayon, dala-dala niya yun. Umigi na yung blood pressure niya. Pero yung fear niya, and yung mga iba't ibang uri ng symptoms ng anxiety disorder is nagmamanifest pa rin sa kanya ngayon. May mga na-experience pa daw siya na ano eh, tawag dito, during parang meeting ng mga teachers, ganyan. May mga time na after nung meeting, gusto na niya umuwi ka agad. Tapos very uncomfortable siya habang nakikipag-usap doon sa mga co-teachers niya during the meeting. And nagkakaroon siya ng parang mga intrusive thoughts na, ala, baka iniisip nitong mga co-teachers ko na nababaliw na ako, ganito, ganyan. Kasi nahalata nila na umiiwas ako, ganito, ganyan, no? Na hindi ko rin naman masisisi kasi kahit naman ako na-experience ko rin yung ganyan. Eh. So, ganito, kailangan harapin yung takot, no? So, kailangan mag-base tayo doon sa facts, no? Ano ba yung mga facts? Sabi ko sa kanya. Unang-una, sinabi ng doktor mo, healthy ka. Normal naman yung mga blood chemistry mo. Actually, yung blood pressure mo nga, 110 over 80, eh. Sabi niya sa akin, very normal yun, eh. Ngayon, walang dapat ikatakot. Okay? So, kahit sabihin natin na mataas yung blood pressure mo, it means ba na atakin ka sa puso, na may stroke ka, no? Na sa totoo lang, in reality, kung isipin natin, natural na tumaas rin yung BP natin, no? Even if very healthy ka, okay? Kahit sabihin natin yung usual BP mo is normal, minsan nga mababa pa eh. May tendency talaga na throughout the day, tumataas yung blood pressure natin. Especially kapag pagabi na. Kasi, ganito yan eh. Ang tao, sa umaga, normal pa yung BP natin yan kasi galing tayong pahinga eh. Galing tayong tulog, no? Pero over the time, habang nag-exert ka ng force physically dahil nagtatrabaho ka, pupunta ka sa trabaho, magko-commute ka, sa trabaho magbubuhat ka, mag-iisip ka kasi kailangan mong ano eh, gawin yung trabaho mo ng maayos eh. So, tiring yun, no? So, nagbibigay ng tension yan physically and mentally. Kaya may tendency na minsan tumaas talaga yung blood pressure natin during that time. So, kailangan harapin natin sa sarili natin na normal yun. And it doesn't mean na tumaas yung BP mo. Hindi ibig sabihin na natakihin ka sa puso kaya may stroke ka. Nasa isip mo lang talaga yun. Kung paano mo titignan yung situation. Kung paano mo haharapin yung mga nararamdaman mo, no? Sa katawan mo. Ang isa pang kinakatakot niya is nagkakaroon daw siya ng fear, lumabas. And usually, sa karamihan ng mga nakakausap ko, nade-develop talaga yung fear na to, no? Actually, phobia to eh. Na kung tawagin natin is yung agoraphobia, no? Minsan daw natatakot na siya pumunta sa mga grocery stores, natatakot siya na baka lumabas yung mga symptoms na nararamdaman niya. And doon, biglaan siyang mahimatay at
atakihin sa puso o kaya may stroke suddenly. So, sabi ko sa kanya, anong proof mo na mangyayari sa iyo yun? Totoo ba ang sinabi ng doktor na may possibility na ganun yung mangyari sa iyo? Eh sabi nga ng doktor sa iyo, healthy ka eh. Wala kang dapat na ayusin dahil overall healthy yung kalusugan mo. And ang advice niya sa iyo, magpa-consult ka sa psych. So, walang dapat katakutan diyan, no? Minsan kailangan i-challenge natin yung thoughts natin, eh, no? Dapat matutunin natin na hulihin yung mind natin kapag nagka-catastrophize na siya, no? Kapag nagma-manifest na yung negative intrusive thoughts na mga naiisip natin, no? Minsan nga daw, sabi niya sa akin, nagsimba siya eh. Ayaw niyang pumasok sa pinakaharap o kaya sa gitna ng church. Kasi baka biglang atakihin siya sa puso, no? Biglang bumilis yung tibok ng puso niya, mahirapan siya huminga, mahilo siya, may matay siya. Ayun yung fear niya. Well, dapat hulihin natin yung intrusive thoughts doon sa situation na yun, no? So, ganito, tanungin mo yung sarili mo na ikaw ba'y nag-iisip noon? Talaga bang mangyayari sa'yo yun? Or iniisip mo lang yun na mangyayari sa'yo dahil nagbe-base ka doon sa mga nararamdaman mo. Dapat kailangan alamin natin, no, kung paano natin huhulihin yung isip natin kapag nagne-negative thoughts na siya. So pinaliwanagan ko siya that time na ganun kasi yung manifestation ng anxiety disorder. As long as ang brain natin hindi niya naiintindihan yung mga pangit na nararamdaman natin, nag-iisip yan sa negatibong paraan, no? Kumbaga, dahil hindi mo naiintindihan kung bakit yan nangyayari, papaliwanagan ka niya nang hindi ka panipaniwala or yung pinaka nakakatakot na sitwasyon na maaaring mangyari sa'yo. Simpleng pintig sa ulo mo, simpleng sumakit, simpleng parang may kuryente sa batok mo. Ang interpretation agad ng brain mo doon is meron kang sakit sa ulo, no? Pwede kang may stroke, aneurysm, pwedeng may bukol or may anong tawag dito? Kung ano-anong sakit na nangyayari sa ulo natin, no? Ganyan i-interpret yan. Kapag may kumikrot sa chest mo, especially sa left side, feeling mo kagad meron kang heart problem, heart disease. So kailangan i-challenge natin yung thoughts natin, no? When it comes to agoraphobia naman, agoraphobia, kailangan mong harapin yan, okay? Sa paanong paraan. Magkaiba kasi yung ganito eh. Bibigyan ko kayo ng senaryo. Yung isa, hinaharap niya na sa pamamagitan na nagre-resist siya doon sa mga nararamdaman niya, no? Kapag sinabi nating resist, ito yung ayoko nito, dapat hindi ganito yung nararamdaman ko. Sobrang pangit nito. Ayoko na, uwi na lang ako, ganito. Ayoko talaga nito. Okay? So it means inaayawan niya talaga yung talagang hindi ko dapat 'to nararamdaman. Sobrang pangit sa pakiramdam, no? Well, yung ganung pagharap hindi 'yon tama. Okay? So yung pagharap na sinasabi ko, ito yung tinatawag nating exposure to your fears, no? Well, exposure therapy, kung tawagin, no? Na-expose mo yung sarili mo sa mga fears mo, no? Kung takot ka lumabas, maipag-usap sa co-teachers mo, well, dapat practicein mo na araw-araw naikipag-usap ka sa kanila. Although andyan yung mga symptoms mo, naikipag-usap ka pa rin and ginagawa mo yung mga dapat mong gawin. Doon mo malalaman na unti-unti ka nang nakaka-recover. Kapag naisasabay mo na, no, yung pangit na pairamdam sa pang-araw-araw na mga gawain mo sa buhay. Okay? No? Kasi natututunan ng brain natin yan eh, na well, hindi naman pala dangerous talaga na maipag-usap sa mga co-teachers niya. Eh, hindi na ako magpaparamdam. Mali naman pala yung iniisip ko. Naiisip ng brain mo na ganun hanggang sa unti-unti nawawala yan. Sa kahit anong sitwasyon yan, ha? Sa kahit anong fears yan. Ha? Okay? So yung iba may mga phobias, di ba? Sa elevator, minsan nagpa-panic attack pag sasakay sa elevator. Kapag nakakita ng ahas, titignan mo palang ng malapitan, nanginginig ka na, namumutla ka na. So, kailangan i-expose natin yung sarili natin sa fears natin hanggang sa ma-overcome natin yung fear natin. Okay? Parang ano lang to eh. Let's say for example, ako dati takot ako sa, anong tawag dito? Sa gagamba. Okay? Takot ako umawak dati ng gagamba. No? Nung bata ako kasi yung mga kaibigan ko, nanguhuli kami ng mga gagamba eh. Pero nung talagang sobrang liit ko pa, takot na takot ako dyan. No? Pero over the time, natutunan ko sa paikisama ko sa kanila, nanguhuli kami ng gagamba, na hindi naman pala lahat ng gagamba nakakatakot. Hindi naman pala lahat nangangagat, nakakalason. And yung childhood ko nga nun, enjoy eh.
Kasi parang pinaglalaban namin yung gagamba, di ba? Hanggang yun, sa na-develop ko na, okay, imbis yung fear na nararamdaman ko na pangit sa pakiramdam, napalitan ng saya. Kasi na-overcome ko yung fear ko. Okay? Ganun yung tamang process kung paano natin harapin yung fears natin. So, ayun, naintindihan niya, naliwanagan siya doon sa paliwanag ko sa kanya. Unti-unti, umiigi yung pakiramdam niya. And until now, every day, natutuwa ako kasi biruin nyo ha, ang tinuturuan niya is grade 6, no? Mga matatanda na yun. Pero sabi niya sa akin dati daw, kapag ka sobrang kukulit ng mga bata, tumataas yung BP niya dahil nagagalit siya, naiinis siya. Nagmamanifest yung mga symptoms sa katawan niya, no? Pero ngayon talagang na-enjoy niya lalo magturo sa mga bata. Even if andyan yung mga symptoms, nakakapag salita na siya sa harap ng mga bata and nakakapagturo na siya ng maayos. Hindi katulad dati na minsan parang ayaw na daw niya pumasok. Tapos, ayun pala, i-share ko rin sa inyo. Yung agoraphobia is nagkaroon siya ng parang safe zone, no? Which is ayun yung parang, ayun yung comfort zone niya, which is yung bahay nila. During that time, kasi syempre, di ba, may maternity leave, no? Hindi na siya nakakalabas-labas nun. Kasi kakapanganak niya lang. During that time, parang 3 months ata yun, na nasa bahay lang siya. Tapos hinaharap niya yung anxiety disorder. Doon niya na-develop yung agoraphobia. Tapos, ayaw na niya lumabas, no? Kasi nasana yung katawan niya eh, na parati lang nasa loob ng bahay eh. Doon na-develop yung behavior niya na kapag nasa bahay siya, you feel safe. Feeling niya walang mangyayari at any moment, no? Hindi siya atakin sa puso, yung interpretation niya ganun. Hindi siya may stroke. Hindi niya mararamdaman yung sudden palpitation, yung difficulty of breathing, shortness of breath, yung nanginginig siya, no? Yung panghihilo, panghingilo, ganyan. Ang dami niyang nararamdaman eh. Especially kapag andyan daw yung partner niya, yung asawa niya. Mas lalong sobrang parang feel niya safe siya, no? Pero kapag lumalabas daw siya, tumatayo pa lang siya sa harap ng gate nila, nanginginig na siya. Iniisip niya pa lang na mag-grocery siya, gusto na niyang bumalik at uwi. Okay, ganun kasi yung agoraphobia. Well, ganito kasi, yung katawan kasi ng tao, ano talaga yan? Naka-design yan to do physical work, no? To do exercise, ganyan. And kapag ka hindi natin ginagawa yun, nasasana yung katawan natin na nakarelax lang lagi. And when the time na kailangan mo ng kumilos-kilos, naninibago tayo. Dahil syempre, kung dati relax ka lang, kikilos ka bigla, bibilis tibok ng puso mo, yung katawan mo naninibago, yung muscles mo. Kung dati, lagi kang nakaiga, kailangan mo mag-exert ng force dahil maglalakad ka, magbubuhat ka, naninibago yung katawan natin dyan. And sa mga taong may anxiety disorder, yung mga feeling na yun, nakakapag-trigger yan, no? Nung mga anxious thoughts natin. And kapag pinatulan natin yung mga distorted thoughts na yan, yung mga false beliefs na yan, may tendency na nauuwi tayo into a panic attack. Okay? So ngayon, sabi ko sa kanya, ano bang pinagkaiba nung loob sa labas? Sabi niya, sa labas, ganito, nararamdaman ko yung mga pangit na pakiramdam. Sa loob, feeling ko safe ako. So, anong nang pinagkaiba? Ibig sabihin ba nun, kapag sa labas, aatakihin ka sa puso, pero pag sa loob ng bahay niyo, hindi. O, ganun yung nasa isip ko. So, sabi ko sa kanya, alam mo ba, ang taong may sakit sa puso, kahit sa ang lugar yan, pwede kang atakihin sa puso kung meron ka talagang sakit. Okay, sabi ko sa kanya. So, minsan, uuliin natin yung thinking natin kung ano na ba yung mga pinapaniwalaan natin. Kasi minsan, yung pinapaniwalaan mo, kapag tinatanim mo sa kokote mo yung bumabaon yan, naniniwala nang naniniwala yung katawan natin dyan. So, pag pinaniwalaan mong ganun, pag lumabas ka, magti-trigger talaga yung mga symptoms mo. Pag asa loob ka, safe ka kasi pinaniwalaan mo eh. Kung naaalala nyo yung explanation ko about classical conditioning, na yung aso, binibigyan palagi ng dog food, no? Every day magri-ring, bibigyan ng dog food, papakita yung dog food, maglalaway, gagawin niya yun for how many days, hanggang sa magri-ring pa lang, dahil araw-araw na niyang ginagawa yun, nagri-ring pa lang, hindi pa nakikita yung dog food, naglalaway na yung aso, kasi naiisip na niya, no? Nagkaroon na ng ng ganong behavior, okay? No? Parang na-embed na yun sa utak niya na ganon, na kapag nag-ring, maglalaway siya kasi may food na eh. Eh wala namang food, nagbe-bell lang, no?
So ganun din sa tao may agoraphobia. Dahil pinaniwalaan mo na, pag sa labas ka, takihin ka sa puso. Well, lalabas yung symptoms mo, iniisip mo pa lang, nalalabas ka sa inyo. Okay? And kapag sa bahay ka, hindi siya lalabas. Kasi ganun yung pinapaniwalaan mo. So, para makawala tayo doon, no? Para maalis natin yung ganung behavior, you need to face it, no? Gumawa tayo ng panibagong behavior, no? Imbis na iwasan mo 'yon, no? Nagkakaroon ng avoidance na behavior, iniiwasan mo yung mga ayaw mo, yung mga kinakatakutan mo. Well, i-expose mo yung sarili mo, no? Yung avoidance sa fears nyo, ayun yung lalong bumubuo sa anxiety disorder. Okay? Kasi every time na iniiwasan natin yung mga sintomas natin, sinasabi natin sa utak natin na tama siya, na dangerous yun. Halimbawa, takot ka mag-bike kasi feeling mo lalabas yung mga symptoms mo, no? So kapag iniiwasan natin yung bike na yan, lalong lumalakas siya, lalong nahihirapan ka mag-bike. Na dati, araw-araw ka nagbabike papuntang trabaho. Sorry, ayun kasi yung bike ko. So, kung dati araw-araw kang nagbabike papuntang trabaho, iniiwasan mo na magbike kasi yun eh, nagkaroon ka ng avoidance eh, no? So, walang pinagkaiba yung labas at loob. Sabi ko sa kanyang ganun, no? Isa pa, yung sakit sa puso. Kung talagang may sakit ka sa puso, maikita yan ng doktor. Kasi yung mga doktor, mga rehistrado yan, matagal na mga nag-aral ng medisina yan. And meron tayong mga tawag dito, yung mga doktor na magagaling, alam nyo ba, minsan nag-a-assess pa lang ng tao yan. Kinakausap ka pa lang yan and nakikita ka pa lang yan. Alam na niya kung ano yung situation mo, kung gaano ka ka-healthy at kung gaano ka unhealthy yung isang tao. Okay, kaya wag tayong matakot dun, no? Isa pa, ayun, challenge ko siya. Sabi ko, o bakit pag sa bahay, feeling mo hindi ka atakihin sa puso, hindi lalabas symptoms mo. Pero bait sa labas, ganun yung interpretation mo. No? Alam mo ba, kapag may sakit sa puso ang isang tao, yung talagang physical illness, ha? Yung sakit sa puso, kahit sa loob ka ng bahay, usually kasi nagtitrigger yan eh, yung mga angina, no? Yung mga pagbabara sa puso, ganyan. Nagtitrigger yan kapag nag-e-exert ka ng force, no? Kasi pinipilit ng puso mo tumibok eh, para magawa mo yung task mo, no? And yung may mga sakit sa puso, even if onting kilos niyan, onting exert ng force niyan, nararamdaman ng heart nila yan. Well, ikaw, napapansin mo ba na yung mga symptoms mo na yan, lumalabas lang siya kapag nag-iisip ka na ng mga pangit, ng mga negatibo. Ayun yung sabi ko sa kanya. Sabi niya, nga no. So sabi ko, well, expose mo yung sarili mo. Okay? Ganon harapin yung mga fears natin. Okay? So ayun lang muna siguro yung i-share ko for today. Medyo mahaba rin yung kwentuhan natin. So masaya ako na nakapag-share ko ulit ng mga knowledge and ideas about anxiety disorder. Plan ko pala mag-live sa mga susunod na araw. So comment naman kayo kung sinong gustong mag-live ako para at least may idea ako kung sino yung mga manunood and kung gaano karami manunood. Kasi bala ko sa live video ko, kung sino yung mga mag-chat nun, yung mga itatanong nila, sasagutin ko that time. Okay, sa live mismo. Okay? So that's for today. Yun lang muna. Actually, ikakat ko na yung video kasi medyo naambon ngayon eh. Hindi maaraw eh. Medyo naambon na dito. Kailangan ko na umuwi. So yun lang. Maraming salamat. So please don't forget to subscribe, like, and comment down below. And click the notification bell para lagi kayong updated sa aking latest upload. So comment kayo kung may mga katanungan kayo and yung mga life experiences nyo. Para at least yung mga viewers natin sa YouTube channel is nakaka-relate sila. Alam nila sa sarili nila na hindi sila nag-iisa. Okay? So yun lang. Maraming salamat. Hanggang sa susunod na upload ulit natin. Bye!